Mabuhay! Ayan, maraming salamat na po at nagkasama-sama na naman po tayo. Ngayon po ay gagawa po tayo ng cake. Strawberry, caramel, and chocolate cake. Ito po. Ayan po. Dasal po muna tayo bago po tayo mag-umpisa sa ating recipe. Ngayon, maraming salamat na po sa grasyang binigay niyo po sa amin sa araw na to. Huwag may maayos na po sitwasyon. Maraming salamat, Panginoon. Sana positive vibes na lang po lahat. Kaya sa lahat po, nasuko na po namin sa inyong lahat. Sana yung susunod namin. Sana pa. Meron din po ko ditong tsaka. Sabi po nila, ang masarap daw po ng cake, lalo do, kapag ginamitan niyo po ng cake slicer na hindi po matalim, kailangan po soft po yung sponge. Tignan po natin kung successful po tayo. Yun! Napaka-moist. Yun! Dami ko po malaking pinga. Ayan! Ito po ang ating cake. Moist na moist po talaga. Ito po. Ito po natin. Ito po ha. Pag inanin nyo po talaga, malambot. Nakita nyo po sa creamy creamy. Yung lasa pa ng caramel at saka ng chocolate. Saka sarapit ang tayo. Hindi po masyado matamis yung cream. Ano po, hindi tayo magmumukbang po ngayon. Umpisahan na po natin yung recipe. Tara, umpisahan na po natin. Iset po muna natin ang oven sa 175 degrees Celsius. Maglagay po muna tayo ng half cup na all-purpose flour. Half cup po ng potato flour. Pwede po ditong substitute po ang cassava flour sa Pilipinas. At maglagay po tayo ng 2 kutsarito, 2 teaspoon po na baking powder. Haluin po natin ang ating dried ingredients hanggang sa maging maayos po ang pagkakamix. Maglagay po tayo ng 4 na itlog sa separate na mixing bowl. Isunod po natin ang 1 cup po na sugar. Puting asukal po yung ordinary, okay na po yun. Gamitan po natin ang electric whisk sa low speed lang po muna hanggang sa mag-combine po at maging fluffy or foamy po ang ating mixture. Kapag medyo nagiging foamy na po, i-turn on na po natin o switch po natin ang ating electric whisk sa high speed hanggang sa mag-white color po ang ating egg and sugar mixture. Ayan, handa na po ang ating egg with sugar foam. Pwede na po natin ilagay ang ating dried mixture. Sa ating pong egg and sugar mixture, hindi po tayo gagamit ng electric whisk. Gagamit lang po tayo ng simpleng panghalo. Depende po sa inyo. At salain po natin ang ating dried mixture para po hindi po magbuo-buo. At hahaluin po natin, ifo-fold lang po natin, hindi po yung halong-haluin po natin na para po tayo naghalo ng simento. Hindi po yan, ganyan po. Ifo-fold lang po natin yung sinala po nating harina. Dahan-dahan po hanggang sa mag-mix ng maayos. Pagkatapos po natin gawin ang ating cake mixture, grease na po natin ang ating baking tray. Round po ang gagamitin natin. Pinahiran ko na po siya ng unsalted butter at nilagyan ko po ng papel sa ilalim. Lagyan po natin ng breadcrumbs ang ating foam baking dish para po hindi po magdikit-dikit pag nilagay po natin ang ating cake dough. Spread lang po natin ng even ang ating breadcrumbs. Ayan, dapat po ganyan ang itsura.
At ang paglalagay po ng ating cake mixture dapat po from the middle. Sa gitna po talaga dapat. Para po pag nag-i-spread po siya ng dahan-dahan, kapunta po siya sa gilid at even po. Para maganda po ang kalalabasan. Ayan po, ready to bake now. Huwag niyo po tataktakin ha dahil masisiksik po yan. Ganyan lang po dapat. Pwede na po natin ilagay ito sa oven. Ilagay po natin ito sa oven sa pinakailalim po. I-bake po natin to in 45 minutes. 45 minutes po ha. Kailangan po, hindi po naalog kaya wala po dapat batang pagilid-gilid. After 45 minutes, check na po natin. Sundutin po natin ng kutsilyo o tinidor. Ayan, wala pong dumikit. Ibig sabihin, luto na po ito. Palamigin lang po natin bago po natin hiwain at lagyan po ng filling. Ngayon ay gagawa po tayo ng caramel sauce. Maglalagay po tayo ng at least half cup po ng ordinaryong asukal. Maglagay po kayo ng at least 3 tablespoon po ng tubig. At iset po natin ang ating kalan sa low heat lang po ah, low heat. Huwag po natin itong haluin. Kaya lang po natin medyo mag-caramelize. Ayan po, nag-caramelize na po yung ating sugar mixture. Dahan-dahan na po natin lagay ang ating cream. Pero haluin po muna natin ang ating sugar mixture na nag-caramelize. Dahan-dahan lang po ah. Haluin nyo pong mabuti dahil matutunaw din po yung caramelized na sugar. Continuous po dapat ang paghahalo, huwag nyo pong titigilan hanggat hindi po natutunaw yung asukal na nag-caramelize. Natunaw na po ang ating caramelized sugar. Haluin nyo po, haluin nyo pong mabuti. Low heat lang po ah, hanggang sa lumapot po ito. Depende po sa inyo kung gaano kalapot ang gusto po ninyo. Ako po hindi po masyadong malapot dahil gagawin po itong toppings po sa ating cake. Ayan, ready na po ang ating caramel sauce. Nakuha na po natin ang tamang texture. Okay lang po kasi pag lumamig pa po ito, mas lalapot pa. Mag-prepare po tayo ng 4 cups po ng all-purpose cream. I-whisk po natin ito. Electric whisk po ang gagamitin natin. Maglagay po tayo ng 1.5 tablespoon po ng powdered sugar. Ito po yung ginagamit sa mga jam. Yan. At gamitin na po natin ng electric mixture o mixer. Hindi po mixture, mixer. At start na po natin gamitin ng electric mixer hanggang sa maging foamy po. Talagang foamy na hindi po malalaglag sa bowl. Ayan, ready na po ang ating cream. Hindi na po siya nahulog, dapat po ganyan. Ngayon ay gagawa naman po tayo ng chocolate sauce. Sa ating pong double boiler po, ayan. Magpainit po muna tayo ng tubig. Sa medium heat lang po ah. Kapag kumukulo na po ang tubig, lagay na po natin sa low heat po ang ating stove o kalan. Ilagay na po natin ang ating chocolate. Milk chocolate po gamit ko. 200 grams po ito. Depende po sa inyo kung gaano karami rin gusto nyo gamitin na chocolate. Mas marami, kung may lick kayo sa chocolate, kung chocolate lover kayo, mas maganda. I-melt lang po natin siya. Hintayin lang po natin matunaw. Kailangan po talagang low heat ang ating kalan para hindi po masunog ang ating chocolate. At dahan-dahan po itong matunaw. Kapag tunaw na po ang ating chocolate, lagyan na po natin ng 200 grams na butter. So, ang measurement po nito, 1:1. Kung 200 grams o 100 grams po na butter, 200 grams din po na chocolate. Ginabit ko po 200 grams na chocolate, 200 grams din po na butter. Dito po medyo hahalo-haluin po natin para matunaw yung butter ng maayos.
Dapat po talagang haluin ng dahan-dahan hanggang sa matunaw po yung butter. Huwag nyo pong hahayaan na hindi nyo po haluin dahil masusunog po yung butter. At mahina lang po talaga dapat. Ang apoy, lowest heat po, low heat. Ayan, tunaw na po ang butter. Patayin na po natin ang kalanong apoy. Nakuha na po natin yung tamang consistency. Kasi pag lumamig pa po ito, medyo lalapot po. Alisin na po natin sa kalan. Ang susunod na gagawin naman po natin ay strawberry. Ito po, pakukulaan lang po natin ng bahagya sa asukal. Frozen po kasi ito eh. Wala pa pong fresh ngayon. Kung frozen po gagamitin po ninyo, low heat lang po. At maglagay po kayo ng mga 2 tablespoon po na asukal. O gawin na lang po natin 4 tablespoon dahil mahigit kalahating kilo po itong ating strawberry para hindi po mapanis. At pag napalamig po natin, pwede pa po natin i-preserve. Yan. Huwag po natin haluin para po hindi po masyadong mawala po yung vitamins. Sa akin pong baking sheet, mag-spread po ako ng chocolate sauce. Gagawin ko po itong dekorasyon sa gilid po ng ating cake. Hindi naman po kinakailangan magandang-maganda. Medyo mainit pa po yung chocolate po natin, kaya okay lang po yan. Pero kung malamig na ba ito at mas thick, mas okay. Kasabay lang naman po tayo, kaya experiment lang. Pero recommendation ko po, mas palamigin nyo po itong sauce kasi excited po kasi sa resulta. Lalagay ko po sa gilid to ng ating cake. Ayan, maghintay po tayo ng konting milagro. Kung successful, hindi successful po ito. Palamigin lang po natin. Islice na po natin ang ating sponge. Medyo maganda po. Binaligtad ko po, ito po yung bottom, ito po yung top. So meron po akong kutsilyo, matalim po. Depende po sa inyo, syempre kung saan kayo komportable yung kutsilyo gamitin. Bisan po natin ang ibabaw. Mga siguro gagawin ko po eh tatlong slices ng sponge. Hindi ko po muna gagamitan ng pampaikot habang naghiwa po kasi mas nakakontrol ko po kasi pag ganito eh. Kasanay na po ako. Pag naglalagay lang po ako ng icing saka ginagamitin ko po yung pasosyal na ano, sosyal-sosyana na nagyayaman-yamanan po na pinapaikot. Ayan! At nasa bahay naman po tayo eh. Kaya hindi naman kailangan na perfecto dahil matatakpan din po yan ng icing. Huwag na po kayong mag-alala kung saan pong direksyon. Muna natin ito mga kalat. Malinis po itong mesa at malinis din po yung kamay ko. At lagay na po natin ang ating do. First layer po, meron po tayong pineapple juice. Depende naman po sa inyo kung anong juice po ang gusto nyo gamitin eh. Moist lang po natin itong ating sponge. Pwede kong gumamit ng brush pero ako po, spoon po ang ginagamit ko, tablespoon o teaspoon. Kasi mas nakokontrol ko po.
stainless steel po itong ano, patungan. Hindi na po ako naglagay ng papel. Okay lang pong dumikit. Pero syempre, sa mga special occasion, kayo na po maglagay ng mga anik-anik. Kung ano klaseng theme ang gusto nyo pong ilagay sa ilalim yung papel pong may mga theme. Ayan, moist na po. Isunod po natin itong strawberry jam. Binili ko po ito sa shop. Hindi po ito yung strawberry na pinakuluan ko kanina. Iba po ito ah. Spread lang po natin mabuti. Ang gamit ko lang din po dito ay tablespoon. Depende sa inyo kung gusto nyo gamit ng spatula. At kung ganong excuse me po. Kung gano'ng kakapal ang gusto po ninyong ilagay na jam sa gitna. Spread lang po natin mabuti. Gusto ko po habang ini-spread ko po yung jam, talagang even na even po. Parang bawat kagat po, malalasahan nyo po talaga yung combination po ng mga flavor. Talagang hanggang sa kagilid-giliran. Yan, okay na po yan. Susunod naman po natin ay ang ating cream. Cream frosting. Huwag nyo pong bibiglain ha, kasi minsan pag kumapal po yung cream eh, ma-overload po yung filling. Subukan po muna natin sa yan. Mga dali na po ah. Excuse me. Yung umiikot ko po hindi po yata social. Hindi ko nalang dyan ang pandikit. Sa ilalim. Yan. Ayan. Okay na po yan. Ulit-ulitin lang po natin yung process. Lagi po natin ang sponge. Moist po natin ang juice, jam, at cream. Ayan. Tapos na po nating ma-moist. Malay dyan ng jam at cream po, cream filling. Inisin lang po natin yung gilid para pang nag-decorate po tayo, maayos. Kahit sa bahay naman po natin gagawin, hindi naman po yung parang magsisinangag po tayo na bahala na si Batman. Yan po, kahit naman pagandahin po natin, di ba? Practice-practice sa bahay, malay nyo, maganda rin itong pagkakitaan. Maganda po pa talaga kaya lang, may kamahalan siyempre ang mga ingredients. Pero depende kung saan po kayo makakamura. Pisahin na po natin ang ating toppings. Maglagay po muna tayo ng caramel sauce. Sa gitna lang. Dito ko po ilalagay yung medyo pinakuluan lang po natin na strawberry, yung frozen. Yan, medyo spread po natin ng maayos. Hindi na po dapat kailangan perfectong-perfecto. Yan. Kuha po tayo ng strawberry, yung inanong po natin, medyo pinakuluan. Kasi pag gulo-gulo po lalamod, medyo po gulo lang po ito oh. Patutuloy nyo po. May butas po itong sandok ah. At lalagay po natin ang dahan-dahan. Medyo gandahan po natin ang presentation. Hindi na po kinakailangan na pare-pareho itsura. Basta lagay nyo lang po dun sa ibabaw po ng caramel. Hanggang sa edge o sa gilid po.
At lalagyan na po natin ng gilid ng cream. Mano-mano lang po yung gagawin ko, parang rough finishing. Hindi na po kinakailangan na social na social. Pakikita ko po kung paano. Ito po, kuha po kayo sa gilid at papahin niyo po sa gilid, patagilid po, ganyan. Ulit-ulitin lang po yung proseso. Iba po, napakaganda. Nakadali ko. Ayan! Napakaganda po ng resulta, di ba? Hindi niyo na po kailangan iba pang... Hindi niyo na po gumamit ng iba pang baking utensil para mas mapaganda. Nasa control lang po talaga ng kamay. At sa gilid po, lagyan na rin po natin ng icing. Dito po ay paikutin na po natin. Dahan-dahan lang po ah. Hindi na po kailangan na magandang maganda. Takpan lang po natin ng maayos. Ayan, rough edges po yung gilid. Gagawin po natin, gagamit po tayo ng tinidor. Gagawin po natin paganto. O kaya paganto gusto nyo. Pero gagawin ko po ganito. Huwag nyo po masyadong idiin. Control lang po habang iniikot. Para magbigay po ng magandang texture. Parang homemade style. Rough finish pero mas pinasosyal ng konti. Mas maganda po ka talaga kasi tingnan, di ba yung parang mga homemade na cake. Parang mas appetizing po tingnan. Okay lang po kahit medyo kita po yung sponge niya. Style po yan. Style po yan ng magmamarunong. Okay lang po yan. Yan. Dito rin po. Control lang po ah. At pabalik naman po. Tingnan niyo po syempre yung mga sumusobra-sobra pong ano cream. Kung okay ba. Para po kayo dito naghuhulma rin ng paso. Ayan! Rough finish. Ngayon lalagyan na po natin siya ng sauce. Unahin po natin ang caramel sauce. Medyo tumigas na po yata itong caramel natin. Haluin lang po natin mabuti. Yan. Hindi na po kinakailangan na sobrang ganda. Kung saan direction po okay lang. Yung para pong nagpe-painting kayo na hinahagis yung pintura sa canvas. Parang gano'n. Pero ito naman hindi natin pwede ihagis eh. Di ba po, nagmumukhang mamahali na. Paikutin po natin para habang nilalagay po natin yung ating caramel, nagmumukhang ano, yayamanin yung itsura ng cake po natin. Ayoko pong sayangin ito caramel, kaya ilalagay ko po lahat. Napakamahal din po ng presyo ng cream. Asukal. Huwag po kayong matakot. Basta huwag po kayong maglalagay ng hot ano ah hot caramel sauce kasi papangit po yung itsura po ng icing po ninyo. Ganyan-ganyan lang po. Feeling ano, feeling professional. Pag inisip nyo po professional eh, parang may ano, may magandang finish na professional sana. May ganun sana. Sana gumanda. Totoo po yun. Kailangan talaga eh, in-enjoy nyo po yung ginagawa kasi lalabas po yung sa resulta. Sa resulta po ng pagbabaka sakali. Pero ito, di po, ganda na resulta. Oo. Nandiyan naman, oh. Susunod po natin, ayan.
chocolate sauce. Ilalagay lang po natin yung chocolate sauce sa gilid po, hindi na sa gitna. Para hindi naman po mag-over decorate po yung ating. Ayan, yung chocolate sauce po, medyo malamnaw. Para maganda, parang dot-dot lang po yan. Inagdagan ko pa po ito ng konting butter para mas magandang tingnan. Para maiba naman po yung texture sa caramel. Ayan. Depende po sa inyo kung anong klaseng caramel sauce pong gusto nyo. Ako po, dinagdagan ko po talaga ng butter ito. Ito nyo, 200 grams na milk chocolate. 200 grams din po ng unsalted butter. Huwag po yung salted. Depende sa inyo kung gusto nyo salted. Kaya ginagawa ko po dito unsalted. Siguraduhin nyo rin pong malamig po itong chocolate sauce ninyo. Hindi po dapat mainit para maganda po yung texture ng ating cream. Linisin po natin yung gilid para magmukhang professional daw. Yan! Pagagawa po kayo ng mga cake, kahit na po, ala pong okasyon, siyempre po nasa bahay ngayon, naka-stay. Magagawa po talaga kayo, sarapan nyo na. Hindi yung pwede na yan. Wag po tayong gano'ng ugali na pwede na yan. Basta mukhang cake, lasang cake, pwede na yan. Sarapan at gandahin na rin po natin para mas ma-enjoy. Kasi yung presentation po talaga, mas tag-a-add po ng additional po yun. Kaya minsan, di ba, napapabili tayo kasi mukhang masarap. Ang dating. Ayan, tapos na po ang ating strawberry chocolate caramel shortcake. Basta matamis na cake. Pasensya na po kayo ito. Atat na po kasi ko sa pagtikim ng asukal. Maraming salamat na naman po sa pagsabay po sa Pinilakan Lakbay. Para pa po sa mga ibang recipe, pakibisita lang po ang Pinilakan Lakbay channels. Pagbabrowse nyo po o titignan nyo po yung channel, baba nyo lang po, meron po ng mga Pinoy recipe at iba't ibang klase pa pong recipe. Maraming salamat po. God bless. Good vibes lang po tayo lagi. Magandang araw. Laban lang! Ilagay na po natin ang ating pinatigas na chocolate. Depende naman po sa inyo kung style po ang gusto nyong gawin. Harap po finishing touch.